Hello mga idol, kumusta? Maraming salamat sa muli ninyong pagbisita ng aking munting channel, at kung di ka pa nakasubscribe, please pakipindet ang subscribe button. Nonito DONAIRE vs Guillermo Rigondeaux posibleng magkaharap muli para sa World Title Fight Rematch, ngunit bago mangyari yan ay kailangan muna ni DONAIRE mapanalunan ang bakanting WBC belt laban kay ALEJANDRO SANTIAGO ng Mexico. Si Santiago ay may ring record na 27 panalo at 14 na knockouts at 3 talo lamang. Habang si DONAIRE ay mayroong ring record na 42 panalo, 7 talo at 28 dito ay knockouts. Kung malagpasan ni DONAIRE si Santiago ngayong July 15, 2023 showdown nila ay siya na ang may pinakamatandang nanalo ng bantamweight sa edad na 40 taong gulang. Paboritong fighter yata ng WBC itong si DONAIRE. Matatanda ang matapos siyang matalo kay Naoya Inoue ng Japan via unanimous decision, ay agad nag-utos ang WBC president na labanan si Ubali kung saan natalo niya ito sa pamamagitan ng knockout. At matapos madepensahan ng isang beses sa kapwa Pinoy na si Rematch Gabalo at muli itong natalo via knockout sa The Monster ng Japan sa rematch. At ngayon naman ay inutos ng WBC na lumaban muli si DONAIRE ng title fight, nagmistulang lucky charm ni DONAIRE si Naoya Inoue. Balik tayo kay Rigondeaux, katatapos ng laban niya kontra Clemente Andino via 7th round knockout sa edad na 42. Si Rigondeaux ay may ring record na 22 panalo, 3 talo at 15 knockouts. Target niyang maging champion muli sa 118 pounds division, kasalukuyang nasa pampito sa bantamweight world ranking base sa Boxer NG. Posible nga itong makakalaban ng title fight sa hinaharap, at kung magkataon ay muli ngang magharap sila ni Nonito DONAIRE, labanan ng dalawang legend sa boxing for world title, dati na niyang tinalo sa DONAIRE sa first meeting nila. Yun lang po mga idol, maraming salamat sa inyong suporta.